welcome back again to my channel. For today's video ay ituturo ko kung paano ko ginawa itong coin purse na crochet. Sa maroon na color, I use 5-ply na mercerized yarn. And the other one na color green is 3-ply na mercerized yarn. Ito yung mga materials na kakailangan natin. Maroon na yarn, needle, and hook na 2mm, tsaka zipper para sa zipper ng ating coin purse. And I already made the green color, and sa video today is gagawin natin yung maroon. And gagawin pala natin is 2-pull. Ang ibig sabihin na is dalawang strand ng yarn. Yung isang strand na sa gitna siya, pwede nyo siyang hanapin dyan sa gitna. And then the other one, nandyan naman din siya sa tabi ng yarn. And then as always, itatali lang natin yung yarn ng ganyan. Tapos, pasok natin si hook and then gagawa tayo ng 25 chain. Tapos, pag nakagawa ka na ng 25 chain, half double crochet sa bawat chain. Guys, advice ko sa inyo kung nagbebenta kayo ng coin purse, hindi advisable yung 5-ply na yarn kasi masyado siyang matigas. Tuloy-tuloy mo lang yung half double crochet sa bawat chain hanggang sa maabot mo na yung pinakadulo. Tapos, ito, nagawa ko na yung half double crochet sa bawat chain at umabot na ako sa dulo. Ngayon, dito sa pinaka-end niya, di ba nakagawa ka na ng half double crochet, and then, idodoble mo yung half double crochet sa part na yan. Pag nagawa mo naman yung half double crochet na dalawa, doon ka na naman sa kabila. Doble rin yung double, half double crochet dyan sa part na yan. And then, pagkatapos nun, itutuloy-tuloy mo na yung half double crochet sa bawat chain. Ngayon, kapag na-reach mo na yung pinaka-last chain, katulad sa ginawa natin sa kabilang dulo, idodoble mo yung half double crochet. And then, gawa ka na naman ng half double crochet sa pinaka-gitna niya, dalawa. Katapos nun, dun sa chain ng first half double crochet kanina, gumawa ka ng 2 half double crochet. Pagkatapos, itutuloy-tuloy mo na yung half double crochet sa bawat chain. And then, na-reach mo na naman yung kabilang dulo. And half double crochet ulit. And itutuloy-tuloy mo na yung half double crochet sa bawat chain. Ngayon, natapos ng fourth row natin. One half double crochet ulit. And then, itutuloy-tuloy mo na yung half double crochet sa bawat chain.
then nandito na ako sa pang 10th row and kailangan natin gumawa ng 13 row para makagawa tayo ng ganito kalaking size. Tapos dagdagan lang natin ng isa pang row para mas medyo big yung size niya. Then, hanggang dito na lang yung size niya and ilock mo na siya. And isusunod natin gawin yung kanyang zipper. And ngayon, ikakabit natin ang kanyang zipper. Ang gagawin ko ngayon is tatahiin ko siya. Pero kailangan ko muna i-set yung zipper para mas mapabilis at mas madali ang ating pagtahi. And then, since masyadong mahaba yung ating zipper, kailangan ko siyang putulan para mas sakto lang siya dun sa wallet. And nga pala, ganito kalaking karayom ang pangtahi ko. And then, meron akong mercerized na 3-ply dito at yun ang gagamitin ko para mas medyo matibay siya. Hanggang dito na lamang ang ating video today. If you like this video, please like, share, and kapag di ka pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. And thank you for watching.